So ngayong araw na to guys, nagmotel kami ni Misis. Hello guys, good morning. Ako si Harry. Si Susan po. Kami ang Pinoy Nomads. Okay guys, kumusta kayong lahat? Dumating kami dito ng Thursday night. So we stayed in Walmart parking lot for yung nag-overnight kami doon. That was the first time, no? Na nag-park kami sa Walmart parking lot. So lagi naming nababasa sa mga forum, sa mga YouTube van lifers. Ay popular yung Walmart, tawag nga nila doon, Hotel Walmart. So, paggagawa din namin ng video yun, actually may mga footage kami ni Mrs. kung ano experience namin na matulog sa parking lot ng Walmart. It was a pleasant experience, so it was quite an experience. So, tahimik naman, medyo malamig ng night na yon, pero may heater naman, pero ang heater natin sobrang hindi kaya talaga yung lamig. Kaya kasi parang pang ano lang siya pag yeah, solo. Wala kasi kami bibilhan ng Mr. Body Heater na yung regular na body heater talaga. Nagkaubusan. So wala, kahit anong Walmart na puntahan namin, ilang Walmart na yung pinuntahan namin, wala talaga. Kaya sabi ko kagabi kasi may pasok ako. Usually kasi ginagawa namin pag may pasok ako, pinapark lang namin yung si Kai sa labas ng hospital. So ako pumapasok sa gabi. Sa weekend lang naman, 3 nights straight yun, Friday, Saturday, Sunday. Tapos si Mrs. naiwan siya sa van. So doon siya natutulog. Tapos pagka weekdays, nagka-camping na kami. So yun, ang routine namin ay 3 nights doon kami sa si Mrs. sa hospital parking lot, natutulog sa umaga. Nasa park kami, may malapit na park dito. So nakakapag-exercise kami. Nakakapag-jogging si Mrs. Tsaka nagluluto. Yun, doon kami nagluluto. Tapos natutulog ako sa araw. Tapos yun, may isang instance, doon ako naligo sa ano, sa sa hospital. May ano naman doon, may shower, may toilet na malinis. So doon ako pero once ko pa lang nagagawa yun. Pero pwedeng mag-shower doon. Tapos pagka weekdays naman, so sa ano kami, sa shower ng state park kami naliligo. So may separate video din kami doon sa state park. So yun guys, umabot yata yung solar vortex from North Pole papunta rito. So sobrang lamig. So nakita namin sa mga friends namin, mga family members namin sa Canada, that terrible, very ano, frozen talaga, di ba? At isa pa yung ano, that nung biyahe natin papunta dito, di ba? Halos ang daming mga ano, sasakyan na nag-ano. Oo, na-ditch. Na-ditch, mga trucks, tapos mga kotse. So, ano, yun, salamat sa Diyos at nakarating kami ng maayos. Yeah. So, from Tyler, 6 hours drive, sobrang ang daming na aksidente. So thanks God na nakarating kami ng maayos, kasi icy yung ano, icy yung highway. So nakakatakot mag-drive, tapos inabot na kami ng gabi. So medyo nagkamali kami ng alis, dapat mas maaga lalo na gantong may weather disturbances. So guys, kung ano, hangga't maaari, huwag kayong mag-long drive ngayon. For the past few for the next few days, huwag muna ano, kung ano sana, kung pwede mag-stay at home, or huwag mag-drive ng long distance. And then stay at home sana kung pwede. Huwag nang lumabas, madulas yung kalsada, lalo na sa Canada at saka iba pang part ng US. Sobrang sabi nung kasama ko nung pumasok ako kagabi, mami. Ano daw, first time to nangyari dito sa talaga? Texas. Talaga? Nandito lang tayo saan? Yeah, for 10, more than decades na silang nakatira dito. Sabi nga nung babae dyan, yung ano, nakausap ko. Kasi tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, kung every year ba, ganito yung ano, yung... Sinong babae? Yung, ano tayo, nag-check. Yung sa front desk. Yeah, sa front desk.
sabi niya, no, this is ano, this is the first time na nagkaroon ng ganitong bad weather, kumbaga sobrang hot. Yeah, so na timingan. So hinahabol yata kami ng ano ng snow dito. Kasi galing kami Canada. So in-expect namin guys na talagang tumakas kami talaga. Yun talaga isa sa mga considerations namin, talagang malamig sa Canada. Mm-hmm. Pagdating namin dito, malamig pa rin pala. So nagkataon lang naman na mayroong polar vortex. Palagi ko yun yung nagko-cause din eh. So across North America affected. So natanda siguro doon na sa may Galveston area, sa may Corpus Christi, sa McAllen, sa may bandang south malapit na sa Mexico. Ay hindi na siguro ganun kalamig doon. Pero dito guys, northwest Texas, kahit sa Tyler, sa oo north, nga, sabi ko nga sa mga bata, ano eh, huwag silang lalabas kasi malamig. May snow daw doon bukas. Ah, may snow doon. Parang mag-snow din dito eh. Eh ngayon nag-ano eh, parang may ano. Ay, may flores. May flores sa labas. So yun guys. Stay muna kami ni Misis dito, so to keep us warm for a few days, and then pag nawala na yung storm, so we will continue our van life. So guys, wag nyong isipin na pag van life lang. So you still need to to use your judgment. Pagka scary conditions, for example, may storms, may mga weather disturbances, may tsunami. Tsunami ba dito? So, hindi, sa ano, may mga ano, di ba? May sa Houston area, may baha, may mga ganyan. So, hindi porke, huwag niyong pilitin, no? So, na magstay sa van. Use your wise judgment lagi, no? So, para maging safe and secure. For example, ito, malamig talaga. So, magkakasakit ka pag sobrang lamig. So, yun, na-experience namin yan sa Canada. Kaya, so, pwede kang mag-stay sa bahay or motel or anywhere. So, yun guys, maging flexible talaga. Otherwise, magkasakit ka. So, mahirap. Mas mahirap pagka nagkasakit ka. So, health is wealth. Mahirap magkasakit. So, itong gagastusin mo sa motel, magkano lang naman yan. Mm-hmm. So, mababawi mo naman. Pera lang yan. Importante yung kalusugan natin. So, yun guys. So, we will stay here for like 3-4 days siguro, no? Until mag-subside yung storm. So, we'll see. Kasi nagbabago-bago din. So, tapos may pasok pa ako for 2 more nights. So, si Mrs. may iwan dito. At yun. Dito kami magse-celebrate ng Valentine's Day ni Mrs. Hindi na. Ay, kaya naman Valentine's. Ay, hindi ko na alam mo ano. Asa ano pa? Tomorrow. Yeah, tomorrow. Yeah. Valentine's Day. Date ako ni Mrs. Dito lang kami sa loob ng magkukulong. Di ba? Tutulog ka lang kasi. Yeah, matutulog. Tulog yan hanggang hapon. Maya, matulog ako maghapon kasi night swing duty ko. Ako naka-ano lang. So, si Mrs. Nakausap yung mga bata doon sa washroom. Yeah, mga bata. So, yun. Let's see kung anong aming yun lang, simple celebration. Araw-araw naman ay Valentine's Day, so yes. Pagmag-asawa na kayo, every day is special naman dapat, di ba? So yun, yung companionship, yung love and togetherness ng mag-asawa, kulitan ya. So kulitan awa yan. Kulitan yung nagamit. Hindi. Grabe tawa ko. So yun guys, mag-asawa kami for almost 20 years already. 19. Yeah, 19. Yeah. Last, itong January. Oh, 19 years na married. 19 years. Na married. Yeah. So we're blessed with 2 kids. Marami din kaming pinagdaanan guys, sobrang ups and downs. Marami kaming ups and downs kasi... Pero by God's grace. Yeah, by God's still grace. Yeah. we're going strong. And then yeah, marami kaming pinagdaanan talaga. Promise guys. Pero yeah, nalampasan din namin. And then alam namin may mga darating pa pero malalampasan pa rin. Yeah, malalampasan pa rin namin. So kagabi pala mami, mayroon akong pasyente 87 years old. Tapos sabi niya, magse-celebrate na sila ng 58 na this year na anniversary ng kasal nila, ng asawa niya.
Tapos they're still together, meron silang tatlong anak, tapos 13 na apo. Tapos sila nung kasama, sikreto niyo, 57 years, mag-58. Sabi niya, ano daw, hold on in there. So, don't give up, sabi niya. In good ganun. And bad times. Yeah, parang ganun. Sabi niya, don't give up daw on each other. Kasi kahit ano naman, yung iba, naghahanap ng iba para kasi naghahanap. Wala ka naman, sabi niya, wala naman kasing perfect. Yeah, kasi well, makita mo yung partner mo, may nakita ka lang na hindi mo nagustuhan. Oo, di ba kasi dito, lalo na dito, uso yung divorce or hiwalay. Kahit sa atin, sa Pilipinas. So, pero, yeah, just hold on. Thank you, mommy, for holding on. So, ito talaga yung susi, si Misis talaga, guys. Susi, sa relationship namin. Ay, so, ako, hindi nag-give up yung misis ko sa akin. Makulit kasi ako. Dami akong kalokohan. Pero, hindi siya nag-give up. So, kung malalaman nyo na yung story ng... pray lang, guys. Yun lang ang susi. Yeah. So, love story. Yung unconditional love ni misis para sa akin. Talaga yun. Cold ng lahat. So, yung faith na kay God. So, yes. Matindi rin, no? Basta God is in the center of our... Oh yeah. So yeah, hindi nag-give up si Missy sa relationship namin. And then yeah, siya lagi yung patient and then yung ano ba yun, forgiveness lagi. So kung may magkamali sa inyong mag-asawa, dapat forgive and forget. So yun yung nakita ko sa Missy ko, talagang kaya sobrang love na love ko si Missy. Cheesy. So, guys, yeah, so I just hope so marami kaming mga personal na mga ano, ng mga pinagdaanan ni Misis sa relationship namin. Ang hirap lang ikwento kasi masyadong malalim. Masyadong ano, baka umiyak si Daddy. Yeah, from MMK. From MMK K-MJS. To Corina. Corina Sanchez. So yeah, marami yung mula kasi bata pa kami nag-start, bata pa kami nag-asawa. So pag bata ka, dami mong mistakes. Start kami sa wala, talaga sa Pilipinas sobrang hirap ng buhay namin. Mga bata, halos wala kami makain yan, guys. Yeah, grabe pinagdaanan namin. So pero yun, pasalamat, sinuportahan kami ng parents namin, mga kapatid namin. And then, nagsikap din talaga kami ng makahahon. So, hanggang makarating kami sa Canada, yeah, nakapunta rito sa States. So, yun. Masaya makita na yung humble beginnings namin, grabe, tumira kami minsan sa squatter sa Taytay Rizal, tapos nagtatrabaho ako nun sa, ano, sa Green Hills, sa Cardinal Santos Medical Center, tapos nagbibiyahe ako almost 3 to 4 hours kasi traffic dyan sa may Pasig, nag-G-liner ako. Tapos si Mrs., siya nag-aalaga ng mga bata na namin, maliliit pa sila. Tapos ang papayat pa ng mga bata nun kasi talagang halos pagkain, bigas, sirap kami. Tag-isang kilo lang yung nabibili namin, pinakamarami, 5 kilo. Yeah. Tapos sardinas, sinasabawan lang ng marami, nilalagyan ng... So tanghon. Kaya kumbaga, sanay kami sa hirap. Yeah. Pati yung mga bata, sanay din sila. Kaya... So kung makapansin nyo, magbabanday, sabi, parang imposibleng gawin nila yun. Hindi, hindi imposible yun kasi mas matindi. Ito, luxury itong ginagawa namin, yung van life. Dati nga, motor lang. Motor Pasha lang kami. Maliliit pa yung mga bata, yung maliit na XRM. So yun lang yung service namin nung nagtatrabaho sa PSU, Palawan State. So ang dami namin pinagdaanan, guys, nakahirapan ito, itong ginagawa namin, van life. So nako, ano lang to, parang wala to sa pinagdaanan namin magkasama. Kaya nga Daddy, lagi ko sinasabi sa mga mga, maging thankful at grateful sila kasi yung ibang ano bata, ang mga pinsan nila, marami yung nagkakayad na makapunta dito sa Canada or dito sa US, mag-asal. Maging ano sila, maging thankful naman sila. Yeah, thankful naman sila. Ang nangyari lang sa mga bata namin, dumating kasi sila dito almost 11 si Bunso, tapos si Inita.
So ngayon parang yung iba hindi na nila ma-recall yung kung gaano kami kahirap before. So kaya parang ano na yung nare-recall nila yung comfort ng buhay dito sa North America. So I just hope na ano, pero nung last na umuwi kami ni Ining sa Pilipinas, nakita niya rin talaga yung hirap doon. So maganda rin makita ng mga anak natin, guys, yung kahirapan para ma-value nila yung effort, yung sacrifices na ginawa natin ng mga magulang para makapunta dito sa abroad. So hindi basta, guys, makapunta rito. So yun. Tapos yeah, hanggang ngayon sakripisyo, tingnan mo, hindi ko tayo mag- every 2 weeks lang po kami umuwi dito. Yeah, every 2 weeks. Para mabisita niyo. Pero lagi naman namin silang kausapin. So busy kasi sila sa school, online school. So tapos kami ngayon, banding ni Misis. Ito na yung magiging retirement setup namin. Parang semi-retired na kami ni Misis. So yun, I'm really happy. I'm ito kasi yung pangarap kong life, eh, yung lifestyle na to. Kasi guys, yung trabaho kong 3 nights, after 3 nights, ano na yun, eh. Medyo ano na rin, nakakapagod din yung 3 nights na sunod-sunod. Pero after ng 3 nights, 4 na araw ka namang pahinga, tapos ginagawa namin talagang nag-explore namin tong lugar na to, tapos yung pinag-stayhan natin yung Lake JB Thomas, yeah. super tahimik, ang ganda ng lugar. So yun, talagang maano ka, ma-de-distressed ka. So matatanggal yung pagod mo, yung stress mo, tapos re-energized ka na pagkabalik mo sa work. Kaya yeah, parang work and play yung balance. Ito na experience na namin, kaya I'm so happy, I'm so thankful na nakuha namin tong trabaho na to. And then yun, magkasama kami ni Mrs. Partners in Crime. So tapos lahat naman ng mga needs, may Walmart, may lahat ng yung may labahan, yeah, sa laundry, may malapit na laundry dito, small town na kasi malapit. Yeah, so dun kami naglalaba. Tapos, yeah, hospital, alos katabi lang ng Walmart. So, tapos yung park, malapit lang din. Talagang so, yeah. So, lahat talagang ang ganda. Tapos yung Lake JB Thomas, tsaka iba yung mga state parks outside ng town, few minutes drive. So, yun. Doon kami nag-stay ni Mrs. Kaya, yun. We're so thankful. Okay, thank you so much, guys. God bless everyone. Thank you. Bye-bye.